Kumusta? Kumusta yung bago nating natutunan tungkol sa teory ang ibinigay sa atin ni Jen sa Jay? Naway may naidulot sa atin na kabutihan, naway nakakaroon tayo ng bagong kaalaman at karagdagang kaalaman kung paano natin itataguyod ang ating mga anak at paano natin tuturuan ng tamang pamamaraan. Sa araw na ito, atin namang tatalakayin at pag-uusapan ang teory ang ibibigay sa atin ni Susan Harter. Susan Harter, or tinatawag tong Harter's self-developmental concept. So, something to do with ourselves pa rin. Has something to do with sa ating sarili. She is a psychologist, an author, and a professor. Dr. Susan Harter detailed the emergence of self-concept and asserted that the broad developmental changes observed across early childhood. Ayan. Nasa early childhood nakikita ang early developmental changes. Okay? Later childhood and adolescence could be interpreted within a Piagetian framework. Ayan. Na nandoon pa rin sa pagpapaliwanag ni Piaget, may binabatayan pa rin si Dr. Susan Harter. Additionally, Dr. Susan Harter expanded her self-development concept until adulthood. Ayan, kasama na tayo dito, adulthood. Young adult, early adult, and late adult. The development of self-concept according to Harter are the following. First, the early childhood. The second, the middle to later childhood, adolescence, and emerging adults. So let's try to have the early adult. The child describes the self in terms of concrete observable characteristics such as physical attributes. I am handsome. I am beautiful. I am strong. I am weak. I am intelligent. I am a singer. I am a dancer. Okay? Lahat sinasabi nila yan. Through observable characteristics. Eh, about paano yung material possessions? I have a toy. I have what? O palagay natin, iPad. Ayun, sa kanina to, my dad bought me this sanitizer alcohol. Kasi sabi niya, kailangan ko daw mag-alcohol kasi daming yun. Sa kanila yung mga possessions yun eh. Okay? Behavior. I love to play basketball. I love to play jackstone. I love to play Chinese garter. I love playing with my toys. Ano yung toys niya? Either a gun toys or a baby doll. Okay? And preference, I like candies. I like strawberries. I like apple. I like mango. I like fruits. Especially blah, blah, blah. I like hot dog. I like ham. I like hamburger. Dami na yan. Mga preferences nila, mga behaviors nila, and mga physical attributes na dito yun sa early childhood. Okay? Next, middle to later childhood. The self is described in terms of trait-like construct like smart, honest, friendly, shy. Ayan. Like smart, honest, friendly, shy, and brave. Ayan, dagdagan pa natin ng brave. Okay? That would require the type of hierarchically organizational skills, characteristics of logical thought development. Pag hindi natin ito na-establish ng maayos, kaya may mga batang mahiyain. Kagaya mo, pag tinatawag kayo ng teacher nyo, pag may orientation, kunwari hindi nyo naririnig, hello, hello, hello po, hello po, kunwari wala kayong internet signal, ang totoo nun meron, nahiya lang kayo kasi takot kayong i-correct yung mali nyo, takot kayong magkakamali. Huwag naman. Huwag kayong mahiya. Okay? So, hindi nabubus yung self-esteem natin kasi may kakiba pa pala yung middle to later childhood natin. Kailangan marunong din tayo mag-flashback. Bakit ka nahiya? At ganito yung pinapakita mo. Okay? Nanay, tatay, tulungan natin mga anak natin.
para mas lalago pa sila at mag-grow at mapupush yung self-esteem nila. Okay? Now, adolescent stage, ito na. According to Dr. Harter, this is the emergence of the more abstract self-definitions such as an inner thoughts, emotions, attitudes, and motives. For example, one 15-year-old girl in a study of self-conception described herself as follows. What am I like? What am I like as a person? Complicated. I am sensitive, friendly, strong, outgoing, popular, tolerant, though I can also be shy, self-conscious, even obnoxious. I am pretty cheerful person, especially with my friends. At home, I'm more likely to be anxious around my parents. That is according to Harter. The use of the abstract words sensitive, outgoing, cheerful, and anxious and as self-portrait is consistent with Fiaje's findings on the adolescent's ability. Yung kaya siya naging cheerful, naging anxious siya, dahil din yun sa atin. Mga magulang, meron tayong big role para ma-overcome nila to. Huwag niyong isisisi mga anak niyo mahihain siya. Kaya hindi ka mahihain, makapalmukha mo na pagka-papa, makapalmukha mo pagka-ate, mama, kuya. Hindi ganun. Mali yun ang konsepto. The way we reared them. The nurture of the nature per se. Okay? Has something to do with the stages of development of our kid, of our children. Okay? Now, let's continue. To construct higher order abstraction and the capacity for introspection. Okay? So, kailangan marunong tayo nito. Hindi sa lahat ng panahon kritika, maging mayabang na yung bata. Hindi ganun. Maganda ang si baby, pero kailangan mas maganda, mas lalong gaganda si baby. At mabait at magalang. Opo, mami. Opo, daddy. Si baby maging handsome lalo pag marunong gumalang sa nakakatanda. Ayan. Kailangan dagdagan natin. Huwag nating sabing maganda ka nga. Okay. Huwag mong hayaang tapak-tapakan ka. Hindi ganun. Mas maganda na yung manatiling humble anak natin para walang gulo at hindi siya naghahanap ng away. Pag may mga away sa iyo, huwag mong patulan. Uwi ka na lang ng bahay para magkakaroon ng matiwasay ang iyong pamumuhay at pag-iisip. Ganun ang dapat. Okay? Now, let's continue. How about the emerging adults? The more characteristics of self for emerging adults is having a vision of possible self. It is the age of possibilities, according to Amit, 2004. In one Australian study, according to Wheatley, 2002, early emerging adulthood, ages 17 to 22, was found to be a time for grand dreams of being wealthy and having a glamorous occupation. But beyond emerging adult, 28 to 33 years old, the visions of possible self became more realistic. If still optimistic. More realistic if still optimistic. Ayan. I can still remember when I was at the age of 17 to 23 year old. Pangarap ko talaga makapagtapos ng high school kaagad. Pero hindi eh. I know, college. Pero hindi eh. Kasi dahil sa kahirapan ng buhay, kailangan ko munang magsusumikap. Mamulot ng kahoy, maging basurero, maging janitor, maging service crew, para pangtustos ng matrikula. Hanggang sa nakapagtapos ako ng high school, way back 1994, yun ang taong nakapagtapos ako ng high school. Kung titingnan natin yun ang estado ng buhay ko, hindi naman kami ganun kahirap o mahirap masyado. Nagkakataon lang, may dilubyong or a great turmoil that comes into our family. Bago namatay yung mama ko, masagana yung pamumuhay namin.
she was able to experience na hold up na way back 1980s, malaki na masyado yung almost 380,000 noon. Ganun kami kamapera. Pero hindi sukatan at basihan ang pera para maging magaling ka na tao. Tamang asa lang po, tamang pagdisiplina na binibigay sa atin ng mga magulang. And I am convinced, even until now, lahat ng tinuturo ni mama at papa may katuturan. Minsan mga sutil tayong mga anak eh. Minsan matitigas sa mga ulo natin dahil sa mga barkada. Influensyahan ng mga barkada. Mga teenagers, hindi ko sinabi lahat ha. Matitigas na mga ulo. Kung makasagot sa mga parents, akala mo sila din ang mga magulang. Baguhin din natin yung minsan ugali natin. Huwag tayo mag-demand. Kung sa palagay mo hindi kaya ni mama at papa, huwag naman. Marunong tayong umunawa sana. Sana mapukaw din ang ating mga kaisipan na hindi tayo pinapanganak na may kakambal na kutsara at ginto na sa bawat tingi na ibibigay ka agad ni mama at papa. Naway malalasap mo ang totoong kaligayahan ng buhay. Sa kontentong pamamaraan kung anong meron, saya ka na. Kung anong wala, huwag mo nang hanapin. Ang mahalaga, mataintim ang pagmamahala ng bawat pamilya, ng bawat siblings. Nandyan si mama at papa para gabayan tayo. Nandyan si mama at papa para turuan tayo. Nandyan yung mga kapatid natin, kaakibat natin sa bawat pagsubok ng buhay. Naway, kung maging isang ina ka na o ama ka na balang araw, ganun din ang may pamalas natin sa ating mga magiging anak. Huwag magmamadali, huwag munang pumasok sa relasyon kung ayaw mong maipit sa sitwasyon. Pag nilay-nilayan ang kahirapang kasalukuyan na siyang hinaharap mo kasama ng iyong mga magulang at siblings. Maganda yung may inspirasyon. Huwag lang ng frustration. Kasi mahirap na. Baka hindi mo kaya kung anong kinahinatnan yan. Pag hindi mapigilan, mag-desisyon ka. Ito'y nakakatulong ba sa'yo o hindi? Tandaan lang natin, walang tinuturo si mama at papa na ikapapahamak natin. Tayo ang gumawa ng kapahamakan sa sarili natin dahil matitigas ang mga ulo natin. Kahit ano pang pangaral na ibibigay sa atin ng mga guro, ng ating mga magulang, ng mga taong nakapaligid sa atin, pag matigas ang ulo, ayaw makinig, sutil tayo, ay walang magawa at walang mangyari sa sarili natin. Naway, may natutunan tayo sa teoryang ibinigay sa atin ni Harter tungkol sa self-development concept. Ang sunod naman nito ay ating tatalakayin kung paano pinapaliwanag sa atin ni William James ang kinatawag natin na me-self and I-self. Magpatuloy tayo sa ating paglalakbay tungo sa bagong kaalaman. Ingat po tayo parati. God bless you. Bye-bye for now. See you for our next discussion.